From the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Right, magandang tanghali po sa inyo lahat at we're back in this program, mga kapatid. Today is Tuesday at muli pong sumasahim papawid ang programang The Baptist Lunch na po. At maraming salamat na tayo po muli ay nakabalik, and thank you for your prayers. And salamat sa mga patuloy na nagsusubaybay po sa atin. Ano ho, ngayon may maganda po tayong usapin po ngayon, mga kapatid. Maganda ho yung ating tatalakayin. At this is from the book of Proverbs 31. At pag-uusapan natin ang patungkol sa the virtuous woman. Ano po? And of course, particularly, gagawin po natin the virtuous wife. Who can find a virtuous wife? You see? At napakaganda pong usapin ito, mga kapatid. And of course, kinakailangan makita po natin ang biblical principle po dito, mga kapatid, no? And meron akong ilang konting tatalakayin, and then yung mga co-hosts ko, mga kapatid, ay kanilang ilalagay ito sa practical na kanilang pamumuhay. Kaya maganda ho usapan ito. At ako'y naniniwala na makakapulot po kayo rito ng ideas. You know, hindi naman po, hindi ko naman po sinasabi sa inyo na gayahin nyo yung isang nanay o gayahin nyo isang asawa. But in every situation, mga kapatid, at bawat ginagawa ng mga wives, no, ay meron po kayong matututunan. Meron, at least, makakakuha po kayo ng idea kung paano nyo po pakikisamahan yung asawa ninyo, paano kayo magiging blessing sa asawa ninyo. And makikita po natin na maganda ho ang magiging resulta nito sa inyong pamilya. Masaya ang pamilya, mga kapatid, no? Yan ho ang pinakang purpose po natin dito. Yan ho ang pinakang target po natin. Yan ang pinakang goal natin, objective natin, para makasama po ng mabuti at masaya ang inyong mga asawa, minamahal na asawa. Okay? Alright. So again, magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga kumakain, sige lamang po kayo at magpatuloy tayo sa pagsubaybay sa programa pong ito. At sa lahat ng mga nasa ibang bansa, ay magandang, hindi ko alam kung tanghali sa inyo. Sa yung iba, magandang tanghali. Kaoras po namin kayo. No, pero yung iba, hindi ko alam, magandang hating gabi at magandang gabi, magandang madaling araw, lahat po 'yan, no, lahat. Basta't lahat maganda. Right. Amen. Amen. All right. So bigyan ko po ng magandang pagkakataon ang aking mga magandang co-host po rito, no, para bumati po sila sa inyo. Ma'am Marinelli. Hello, magandang tanghali sa inyong lahat at ganun-ganun lang. Last Tuesday na po ng January. Ang bilis ng panahon. Yeah. Akalain niyo yun, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paboritong kasalo sa pananghalian ng The Baptist Lunch. At binabati ko po ang lahat ng mga taga West Bank at ang aking tatay, aking papa at aking mga kapatid na sa Davao at ang lahat ng mga taga Pinoa na nanonood sila ngayon. Opo. Inasahan ko po ng link. Magandang tanghali diyan sa inyo sa Davao. Mayong udto. Kaninyo, tama ba? Yes, Pastor. Yeah. Pasar. Kaninyo tanan. Yes. Yeah, maayong udto, kaninyo tanan. Yes. Bisaya man ko, taga Iligan man kami ni Roy. And of course, good day, mate, to my friend na asawa. Ayan, ni... Si Ivan, maayong udto daw. Maayong udto, Ivan. Oh, maayong udto. At good day, mate, naman sa taga-Australia na aking friend, asawa ni Colonel Mark Deslate, si Gwen Deslate. Hi, wow. Gwen. Nasa Canberra, Australia. Nag-i-schooling sila doon ngayon. So, hello. Keep on watching and stay tuned. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis dahil napaka... Ang topic po namin ngayon, mabibless po kami, mabibless rin po kayo. So, huwag po kayong aalis. Amen. All right, Cynthia. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating mga ka-viewers dyan, mga ka-abangers, magandang tanghali sa inyo. Lalo na sa Pasay West. Yes. Mga mothers dyan, alam ko naka-tune in, lalo na si
Nanay Alma, taga Cavite po to, pero talagang lahat po ng programa ng church ay lagi po siyang present. Marami pong salamat sa mga nakikinig at magpatuloy po tayo na makinig, tune in, and pass the link. Sapagkat naniniwala po ako, sisiguraduhin po namin na pagpapalain po tayong lahat sa pakikinig sa programang ito. All right, amen. Thank you, thank you. Ayan, nagsubaybay sa atin si Ging ngayon, nasa Colorado. Siguro, wow. Anong oras hello, ngayon? Ma'am. 12, mga past 12 na rin doon sa kanila. Uh-huh. O maaaring 11 something ng ating gabi. No? Wow. Maayong udto, kanimo, tama ba? Yes, Pastor. Yeah. Kanimo, Ging. Praktisado na din. Yeah. Ay, bisaya man ko ba. Alright. Mga kapatid, at sabi ko nga sa inyo, maganda yung tatalakayin natin ngayon. At ito'y patungkol sapagkat itong araw ng Tuesday ay ito po'y inaalay natin sa mga asawang babae. No po? At hindi lamang po asawang babae, kundi mga nanay. Which everyone can learn. Ano po? And pag nakita po natin sa mga lalaki na nagsusubaybay, pag nakita nyo yung ganitong klaseng uri ng babae or asawang babae na ating pong pinag-uusapan po rito, at least magkakaroon din kayo ng desire na mag-a-adjust din po kayo. You see, I mean, gusto nyong abutin po yon. Kasi dito sa programang ito, it's all about leveling up. You see, ay hindi po ito pababa, mga kapatid. Hindi ito pabulusok. Dinadala po natin ang ating marriage doon po sa level 2. Hindi po sa laging naka-permis lamang. Level up. Kundi kinakailangang umakyat ng umakyat po tayo, ma-develop na ma-develop ang relationship at magkaroon po tayo ng magandang masaya na pagsasama. Ano po? Now, dito po sa aklat ng Proverbs, ito po ay palagi na po nating naririnig. And I hope marami na nagbabasa. Yung mga nagbabasa ng Biblia na wala na po kayong ibang binabasa, kundi yung talagang, yung talagang book of Proverbs. You know? Kasi ayon sa date, at least pag binasa yung book of Proverbs, sabi nila, at least pa isa-isang chapter lang, isang araw. You see? Well, wala naman po masama doon. At least, nauunawaan po natin sa paulit-ulit, nauunawaan na po natin kung ano po ang ating binabasa. Yun po ang pinakamahalaga po dyan, mga kapatid. Kasi mahirap yung basa ng basa, hindi po natin na uunawaan yung binabasa po natin. Yeah. Ngayon, so makikita po natin dito, mga kapatid, ang words ni Solomon na tinawag siya po ritong Lemuel. No? I believe ito po ay ina-address kay Solomon, yung King Lemuel. Ano po? And ito po yung turo ng kanyang nanay, no? Ito yung narinig. Kaya mapapansin una hong titignan po natin dito, this is more on principles rather than promises. Okay, ang book of Proverbs chapter 31 is more on principles. We have more than 20 verses here na nagtumutukoy po sa isang prinsipyo ng isang asawang babae. You see? So, may mga tao, sabi nila, may mga babae nagtatanong, Pastor, pwede ba ako maging virtuous woman? So, ang dito po sa verse number 10, ang sinabi po rito, mga kapatid, is about virtuous woman. Alright? So, a virtuous woman. Pero ang tinalakay niya po rito is about virtuous wife. You see? So nakita niyo po, mga kapatid. So, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, this is more on principle. Pag sinabi yung principle, ito yung act of life. Ito ho yung laging ginagawa niya sa buhay niya. Pinaniwalaan niya na ito'y tama, kaya kanya pong ginagawa. You see? Now, it doesn't matter kung siya man po ay makatanggap ng kung ano pamang resulta ng kanyang ginagawa. You see, hindi po yun ang kanyang nasa isip. That is a promise. You know, in a promise, kapatid, you will expect something. In every promise, you will expect something. Alright? For example, pagka ginawa mo ito sa bagay nito, eto ngayon ang makukuha mo.
You see? So, yan ay promise. But this passage or passages here in the book of Proverbs chapter 31, this is more on principles rather than promises. You see? Ibig sabihin, ginusto ito ng babae. Nagawin niya ito without expecting anything in return. Okay? Now, minsan kapatid, ito ang problema ng mag-asawa. Gumagawa kayo ng isang bagay at nag-i-expect kayo ng return sa ginawa ninyo. Aha. So, ang resulta po noon ay frustration. Yeah. At ang resulta pag merong frustration is depression. Alright? Sunod-sunod na po yan. At kaya ginagamit ng diablo minsan yun para mawasak po ang tahanan. Wow. So, ang pinakamaganda, kunin po natin ang talatang ito as a principle of life. Okay? Ibig sabihin, panuntunan ng buhay natin. It doesn't matter kung merong sukli ito o wala. Basta't nakita nating maganda ito, gagawin natin. Alright? So, inuulit ko, no? Para maging maliwanag po sa atin, ano? Eh, akalain mo, itinuro ito ng nanay sa kanyang anak na lalaki? Alright? See that? So, I don't know, you know, kaya tandaan po natin, habang binabasa ko po ito paulit-ulit. And then, Proverbs 31 is the last chapter of the book of Proverbs na ang nagsulat mo, kapatid, ang may akda ay si Solomon. Na si Solomon ay nagkaroon ng 700 wives and 300 concubines. Na pagka, just for an lang, take a look lang, kapatid, ano? Sa akin lamang, you know, eh, akalain mo sa last chapter ng kanyang Proverbs, mga kapatid, ng kanyang mga salawikay, ng kanyang mga kasama ho doon yung experience, kapatid, eh, ang tanong niya, who can find? Who can find a virtuous woman? Siguro sa 700 wives na yun, naghanap siya na naghanap. No? And pagkatapos yung naghanap, plus 300 concubines, subo ko ito. 700 legal and 300 illegal, kapatid. And then at the end of the day, sabi niya, who can find a virtuous woman? So, meron ba kayong naibubuo sa inyong mga isipan na si Solomon ay naghanap ng naghanap kaya naka-isang libo siyang babae? Tapos at the end, sasabihin niya, sino makakahanap talaga? Sino makakasumpong? Ay wala pa rin. Pero mga kapatid, ang kagandahan dito ay meron tayo, merong sinabi si Solomon, yung kanyang nanay, merong sinabi kung ano ito. You see? So may mga paliwanag, may explanation. Now, kapatid, hindi man tayo, of course, ibang panahon po ito, kaya may mga talata po dyan na, you know, pag inaral mo, babalik ka doon sa kultura nila. You see, babalik ka doon sa kultura nila. Pero kung ilalagay naman natin sa kultura natin ngayon, eh, magdadating ka lamang sa one word. You know, dadating ka lamang sa one word. Yung kanilang pagsisikap, darating ka doon sa tinatawag nating kasipagan. Diba? So, itong mga bagay nito is more on principle. Pag sinabi natin principle, sasabihin ng isang babae, maganda itong ginawa ng asawang ito. Gagawin ko yan. Pero I will not expect anything in return. Hindi ko gagawin ito sapagkat para maging mabait sa akin ang asawa ko. Hindi ko gagawin ito para ipagkatiwala ng asawa ko yung ATM niya. Hindi ko gagawin ito para ma-in love sa akin lalo ang aking asawa. No. Pinili ng babaeng gawin ito. And that's why ang tawag natin doon is principles. Okay? So, it's not a promise, kapatid, na if you do this thing, you will get this thing. Okay? So, kaya gagawin mo yung isang bagay because you wanna get this thing. Nakuha niyo, kapatid? That's a promise. Okay? So, but in a principle na may makukuha ka talaga, may matatanggap ka talaga. You see, if you know, kasi sa buhay ng tao, kapatid, hindi ko mo gumagawa ka ng tama ay magagantihan ka ng tama. Alam po natin yan, na maraming gumagawa ng tama pero ang ganti sa kanya ay masama pa rin. You see, you understand that?
nagsasabi ka ng totoo, ang pagtanggap nila ay kasinungalingan pa rin. Mm-hmm. You see that? Kasi marami, alam nyo kasi ang tao, ganito po yan. Pagka ang tao lagi nakakatanggap at nakakakita ng kasinungalingan, you see, lahat, sa tingin niya, lahat ng tao ay sinungaling na. Yeah. You see, sapagkat meron siyang bad experience, o lahat na ng tao ay pinagdududahan niya. Amen. Ganun po yun. So, kaya nga mga patid, napakahalaga sa tao na meron po tayong prinsipyo na panuntunan sa buhay na gabay natin sa araw-araw. Mm-hmm. And this is it. This virtuous woman is all about principles. Yeah. Okay? All right, let's start now. Tignan po natin sa verse number 11. Okay? Nauunawaan po natin sa verse number 10 na ang sabi ni Solomon, the price, her price of this virtuous woman is above rubies. You see, alam po natin na napaka-precious yung rubies, mga kapatid. At namamahalin po yan, mga kapatid. But the price of a virtuous woman is far above. I don't know how far it is, mga kapatid, but far above. Yan ang sabi ng Biblia. Alright? Now, bakit? Now, in verse number 11, this is, brethren, I'm telling you, unbelievable. Alright? Look at verse number 11. Nasa Proverbs 31 po tayo. Okay? Ngayon, darating kayo dyan sa January. May 31 ba ang January? Yes, sir. Yeah. Sa January 31, mababasa nyo po yan. You see? At pag nabasa nyo yan, at least, sasabihin nyo, ito na yung sinasabi ni Pastor. Alright? Now, so ang ganda po nito. Verse number 11, the heart of her husband that safely trust in her. Alright? Now, this woman here, kapatid, itong virtuous woman, ang sabi niya, nakuha niya ang puso ng kanyang asawa. Alright? Nakuha niya ang puso ng kanyang asawa. Alam niyo, mga kapatid, napakalalim, alam niyo, hindi ko naman sa tinatakot kayo sa pag-aasawa. Ako yung nag-i-encourage sa mga taong pag-aasawa. Pero, mag-iingat po tayo ng mga nagsasabing I love you. Mm-hmm. You know, sapagkat minsan nagsasabing I love you, meron po silang ibang kaisipan patungkol sa love. Yeah. Kasi hindi po nila naunawaan ang love. You know? Kaya kinakailang maunawaan po ng mabuti yan. But, eto po ang napakaganda rito. Tingnan nyo mabuti, no? Ang binanggit po rito, the heart of her husband that safely trust in her. Alright? Now, ang ginamit ni Solomon sa halip na love, ang ginamit niya ay trust. You see? Minsan, maraming beses na sinasabi natin, mahal kita ng buong puso ko. Pero ang sinasabi ni Solomon, nagtitiwala ang iyong asawa ng buong puso sa'yo. Imagine that. Now, kasi po, ang totoong nagmamahal ay may tiwala. Karamihang nagmamahal, mga kapatid, nagsasabing magmamahal, pero walang pagtitiwala. Hindi po totoo yun. Kaya meron tayong ibang konsepto, no? Ibang kaisipan patungkol sa love. You see, you cannot separate this one as far as relationship is concerned. If there is trust, there is love. If there is love, there must be trust. Hindi po pwedeng magkaroon ng love na walang trust. You see that? Now, kaya ang sabi ng Biblia, ito pong asawa, yung babaeng ito, nakuha niya ang puso ng kanyang asawa na nagtitiwala po sa kanya. Ibinibigay ang kanyang pagtitiwala. Ibinibigay, yun ang pagtitiwala, mga kapatid. Minsan, ini-illustrate natin yan ng simple. Okay? Yung parang nauupo tayo sa upuan. Pag nauupo tayo sa upuan, ibinibigay natin ang lahat sa upuan. Di ba? Walang nauupo sa upuan na hindi mo binibigay ang lahat ng weight mo. Di ba? Yung bang nag-aalanganin ka para ka naka-squat, may upuan naman para ka rin naka-squat. Pinalapat mo lang yung sapin ng puwit mo, pero ayaw mong ibigay kasi hindi ka nagtitiwala sa upuan. So, hindi po yung totoong pagtitiwala. Pagtitiwala sa upuan, katulad ng pag-uupo at paghihiga sa kama. Binibigay mo ang buong sarili mo doon sa upuan at ganun din sa kama.
Di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng rest eh. Di ba? So, hindi ka magkakaroon ng rest kung wala kang tiwala. Alright? So, nauunawaan yung mga patid ng isang babae, nagdudulot siya ng rest. May kapahingahan ang kanyang asawa sa kanya. Kaya nga makikita niyo mga kapatid, in this aspect mga kapatid, tingnan niyo karugtong ng 11. The heart of her husband that safely trusts in her so that he shall have no need of spoil. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung kultura noong araw. You see, ang ibig sabihin nito ay naghahanap pa siya sa mga kapitbahay, you know. And you have to fight. Back in those days, kapatid, you have to fight for your food. You see, for example, may mga hunter. Okay? Hindi lang ikaw. Mag-hunt ka dun sa isang lugar na yon. Napaka-delikado, kapatid. You have to fight for it. You see, lahat ng kailangan mo, yung ibibigay mo yung sarili mo eh. Mamamatay ka, para kang ipaglalaban mo, buhay ang kapalit, para lamang makakain ka, para lamang merong ikabubuhay ang iyong pamilya. So you have to fight for it. Sa modern day ngayon mga kapatid, same thing. You know, hindi sapagkat nasa opisina ka, safe ka. Lahat ng ginagawa ngayon, maging sundalo, you know, tinan mo yung sundalo. You have to go out, you have to fight for your living. Amen. See, actually, ganun din naman po ngayon sa panahon ngayon. Yung idea lamang po, mga kapatid, ang kinukuha po natin. Ano po? So, in other words, eto ngayon, hindi na siya makikipagsapalaran, hindi na siya makikipag-fight, mga kapatid, ng ganun katindi because ang sabi ng Biblia, yung kanyang wife ay magaling. Magaling magdiskarte. Now in other words mga kapatid, pagka tinuloy-tuloy pa ho natin yan mga kapatid, no? Eh makikita natin yung pagsisikap ng babae ay nagiging nagdudulot ng kaluwanan ng pagsisikap ng babae at ng lalaki. In other words ganito po yan. All right? Ilagay na natin sa pinakang punto mga kapatid. Mas itinataya ng babae yung kanyang buhay para hindi na itaya ng lalaki yung kanyang buhay. Hoy. Wow. Ang tindi ano? Akalain mo matindi ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is unbelievable mga kapatid. Imagine na yung babae, may asawa kang babae, parang sinasabi niya, di bali na kung meron mang mamamatay sa atin, ako ang unang mamamatay bago mamatay ang asawa ko. Itinataya niya yung kanyang sarili, mga kapatid, para sa kanyang asawa. Oo. Alam naman po natin, napakahirap to ngayon. Yung lalaki, yung babae, hindi niya tinataya yung kanyang sarili para sa kanyang asawa. Hindi niya tinataya yung kanyang buhay para sa kanyang asawa. No, siyang pumapatay sa kanyang asawa. See? Akalain mo, kumakayod na yung asawang lalaki. Paghahanapan pa. Uh-huh. Tapos pagka nabitin pa. Ay nako, kulang ang ating pagkain. Kulang ang ating pera. Sipag-sipagan mo naman. Maghanap ka pa. Yung kung ano sasabihin niya. Yeah, rapatani. You see? Now, puputulin ko muna rito. Ipapasa ko muna ito mga kapatid. Ano ang masasabi niyo rito? Ano? Kasi alam niyo may mga babae talagang ganun eh. Pero alam niyo itong babaeng ito kakaiba eh. Kakaiba, could you imagine sasabihin niya, mas itataya niya. Mas una niyang ilalagay ang sarili niya. Kaya nga yung kanyang husband, hindi na kailangan na pumunta pa kung saan sa mga neighboring places niya para lamang magkakuha sila ng pagkain, para lamang para makakuha ng pangailangan ng kanyang pamilya. In other words, siya na ang gumagawa. Para hindi na mapahamak yung kanyang asawang lalaki. Sabi nyo, grabe naman. So ang nasa isip natin, baka tamad yung lalaki. Sabi ko sa inyo kanina, prinsipyo ito ng babae. Hindi ito prinsipyo ng lalaki. Ginusto ito ng babae. Okay? Ginusto ito ng babae. At hindi siya nagkakasala sa kanyang ginawa, mga kapatid. Alright? Now, anong masasabi nyo rito? Anong masasabi nyo rito? Manele, meron ka bang ganitong nakikita? Bigla na, alam niyo ba mga kapatid? Alam niyo, totoo yan eh.
Alam nyo, eto, madaling maunawaan to sa Pilipinas eh. Alam nyo kung bakit ngayon? Maraming mga babae nagsasacrifice ngayon. Yes. Para sa pamilya. Yes. You see, akalain mo yung mga babae. Nakita ko yan. Maraming, si Lyra, asawa ni Brother Bong, maraming dinala yan dito eh, ng mga domestic helpers. Mga, ang tawag nga doon? OFW. Yeah. Dinala rito, OFW, ang dami noon. Ngayon nasa iba't ibang bansa na. Sabi ko, kayo ba yung may mga asawa na? Opo, may mga pamilya na kami. Uh-huh. May mga pamilya na sila. Akalain mo sinacrifice nila ang pamilya nila, iniwanan nila ang kanilang pamilya, ang asawa nila, para magtrabaho sa ibang bansa, para masuportahan yung kanilang pamilya. Yeah. Okay. Itinaya nila ang sarili nila. Anong masasabi mo doon, Marinelli? Meron ka bang... Ngayon ko lang po ito sa sarili mo. Ganun pala siya. Ito pala yung ibig sabihin nito, na tataya mo yung buhay mo. Yeah. Nagulat po ako actually, parang wow, ang bigat pala. So parang ngayon, every favorite verse ko po ito eh. Ang daming beses ko na siyang binabalik-balikan. Pero ngayon parang it's another wisdom that you have shown us, Pastor, na parang hindi pala ito basta-basta yung verse na ito. Yeah, tama yun. Hindi siya basta-basta. Hindi. Pero alam mo, sa ibang aspect, hindi lang naman sa hanap buhay, hindi lang naman sa ikabubuhay. Pero dapat merong babae na may attitude na hindi ko ipapahamak ang aking asawa. Amen. It should be that way. It might not be this issue na dito sa Bible na siya yung naghahanap para hindi na maghanap. Na siya naghahanap buhay para hindi na maghahanap buhay yung kanyang asawang lalaki. Yes, Pastor. Now, of course, mauunawaan natin ang uso to as we go on doon sa pag-aaral, no? Pero kasi yung lalaki rito may trabaho din eh. Amen. May trabaho din eh. Pero ang ibig ko sabihin dito, ang point natin dito, mapatid, ang babae, ang isang asawang babae ay magkakaroon siya ng konsepto, magkaisipan sa kanyang sarili at sabihin niya, hindi ko ipapahamak ang aking asawa. Like, in other words, magbibehave ako. Amen. Itong verse na to, Pastor, on my personal experience po, kasi po, sa work po ng mga asawa namin bilang sundalo, kunwari po, stress sila sa... Trabaho. Ito talaga yung nababalikan namin ni Julian. Pag stress sila sa... Ito yung nakita ko in my personal experience. Marami po akong kilala na mga nagkahiwalay na mga couples because... Sundalo. Inanalyze namin ni Julian yan eh. Parang yung, they cannot trust their wives on matters that, there are things that, of course, there are classified things that my husband cannot tell me. Mm-hmm. Pero there are things na pwede niya, kunwari, yung mga, ano niya, yung mga stress niya sa office na pwede niya sabihin sa akin. Uh-huh. And I will not judge him for that. Mm-hmm. So I'll just listen to him. So nakikita po namin sa ibang mga couples na, parang hindi to nagkikwento. Parang wala silang alam. Yung tipong, wala akong alam. Pwede, hindi naman lahat malalaman mo, pero at a certain point, meron kang alam. Kasi sasabihin ng asawa mo, he feels safe when he shares his burden to you. Mm-hmm. And yung tipong pag nag-ano siya, para safe siya, safe haven kanya. Mm-hmm. Tapos yung sinasabi niyo po na ano, na magbe-behave ako, hindi ko siya ipapahiya yung asawa ko. Very careful, parang bata pa lang kami ni Julian, we were blessed na, I think someone told us or nabasa namin somewhere na, do not speak ill of your husband to anyone. Uh-huh. As in, binabantayan ko yan, akala niyo po yung nagjo-joke lang po kayo, yung gino-joke niyo asawa ko, itong asawa ko, ganito to, ay nako po, hindi lang nyo nararamdaman na hurt yung mga asawa natin. So, very careful po ako doon sa mga pagbibigay ng comment. Hindi ko siya inaano na pinipraise ng over, pero hindi ko talaga siya, binabantayan ko talaga yung ganun. Kasi very ano po yung ano nung husband mo, hindi mo malalaman na nasasaktan mo na siya. Alam mo yun, Pastor? Parang, hindi lang yun eh. Na parang, na, could you imagine na, you know, sa pagsasama kasi ng mag-asawa, mga kapatid, may magkakataon na pag nasa labas tayo, ingat na ingat tayo. Yeah. Okay? Now, pagka nasa loob tayo ng tahanan natin, hindi natin namamalayan because yan na ho yung bahay natin. Yeah. Yan na ho yung tahanan natin. Pero sa tahanan natin, doon nakikita yung ating kahinaan. Amen. Alright? Mm-hmm. Now, nakikita yan ng asawa natin, nakikita yan ng anak natin.
Now, ang napakaganda nito, may asawa ka na nakikita niya yung kahinaan mo, pero hindi siya nagpa-park doon, hindi siya nag-dwell on that, hindi siya nag-dwell doon sa iyong kahinaan, kundi binubus ka because makikita natin na ayaw niya na gumawa ng mali, ayaw niya gumawa ng step. Yeah. You know, that's why, kaya ang pinakamahalagang punto rito mo pati is this, makikita natin na siya mismo ay willing mag-sacrifice. Itinataya niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang asawa. Amen. Ang tindi nito, ano. Kasi ano po yun eh, stressful po yun yung mag-share siya. Pwede ako ma-stress. Pwede. Kasi alam mo kasi, yun yung sinasabi ko, pag nakita ng iba yung kahinaan, minsan nakakalungkot, may mga asawang babae na hindi lamang niya ikikwento yung kahinaan mo, kundi yun mismo, ika-capitalize niya para mag-submit ka sa kanya. Yeah. Diba? Yun ang pinakampangit dun eh. Pag nakita mo yung kahinaan ng asawa mong lalaki, minsan gagamitin yun na ang mga asawang babae na armas nila, weapon nila, para sila ang mag-run ng tahanan. Yun ang delikado, Pastor. Yeah. So, you always check your heart on that. Kasi mahirap po yun. Ano yun? Very thin line yung border na yun. At before you know it, baka nahulog ka na sa bitag. Yeah. So, there are times po na gusto ko nang magalit or pagkaano, tapos nandun yung mga bata, okay, magtatahimik na lang ako. Kasi, di ba, makikita ng mga bata na yung mga gusto mong sabihin, so either sasara ko yung pinto, kakausapin ko siya. Mm-mm. Pero maraming beses po ito, Pastor, na nakita ko na I'm so thankful that my husband literally trusts my, para his, her, the heart of her husband. So yung alam ko na yung puso ng asawa ko do trust me on a lot of things na alam ko, hindi sabi, at the end of the day, sasabihin ko sa kanya na, okay, so okay ka na? Tapos na yung ano mo, okay na, nasabi ko na. So, doon na naman magpipray. Okay, Lord, ipinagpipray ko lahat nung na-share niya na stressan. Kasi totoo kung hindi ko yan po yung ipagpipray. At the end of the day, ako po yung maiinis. To the point na sasabihin ko, pag may nangyari sa'yo, bantay lang yung mga tao yan. babantayan lang na magkamali. Para maituro na hindi perfect. Totoo po, diba? Actually, yung Proverbs 31, sa iba, akala nito nako, ako nga, nung binabasa ko itong 31, sabi ko, parang napakalalim talaga ng ibig sabihin ng virtuous woman. Pero ang Proverbs 31, hindi ito checklist. Hindi rin ito nagde-describe of a perfect woman. Yes. Ito'y katulad ng sinabi ni Pastor na prinsipyo para gumawa ng tama. Yun. Tayong mga babae, katungkulan natin, responsibilidad natin na gumawa ng tama at the same time, ang higit sa lahat, paano natin iiwasan ang paggawa ng mali? Yes. Hindi lang paggawa ng tama, kundi paano natin iiwasan yung paggawa ng mali? Sa iyo, ano, yung ganyan ba, Cynthia, sa iyo, no? Meron ka bang personal experience dito sa ganito na yung bang tempted ka na? Yes, sir. Grabe na. Tempted ka na grabe na itong nakikita ko. Hindi ko na gusto ito eh. Ngayon, dumating ka na ba sa point na ayoko nito? Tapos, you know, nakakaisip ka ng parang gumanti ka. You know? So, again, kapatid, tandaan niyo yung sinabi ko sa inyo. This is not a promise. No? Na pagka ginawa mo itong bagay na ito, no? Ang pinipresent dito ni King Solomon is not that pag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng magandang asawa. Actually, sir, itong yung dito sa Proverbs 31:11, yung Tagalog niya, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Para sa mga nanay na nakakaramdam sila na humiliated sila kasi nasa loob lang sila ng bahay, alam niyo po ba na mas malaki yung task natin? Pero mo, ipagkatiwala sa atin yung mga anak natin. Yes. Tayo ang magte-take care ng mga anak natin. Yun nga yung malimit sabihin, sir, ni Brother Noel, maging maingat ka.
kasi malaki ang impluensya mo sa mga anak mo, lalo pat mga babae yan. Kaya yun din yung iniingatan ko rin. Sa bahay, dumadating din ang time, hindi naman tayo perfect, di ba? Yes. Talagang nag-i-struggle tayo na gumawa ng tama at iwasan ang paggawa ng mali. Mm-hmm. Yun nga yung sinabi ni Pastor last time doon sa preaching niya, doon sa about a virtuous woman, is a woman that is exhibiting virtue. And virtue is strength and morality. Mm-hmm. Sinabi ni Pastor na doon na ang morality, it means conformity to a standard or principle of right. Paggawa talaga ng tama. Gumawa ng tama at iwasan ang paggawa ng mali. At sabi niyo rin, Pastor, noon na it also means valor. Ang babae, yeah. Pwede rin. Di ba sa mga kasundalahan, nakikita ko dito, along dito sa may army, yung mga Medal of Valor medal awarding. Oo, di ba? Hindi lang yun, biruin mo yung ipuputong sa'yo, yung award na yan, yung reward na yan, highest. Yung pagiging highest talaga. Highest form ng award na marireceive natin. Actually, natuwa ako, sir, dahil hindi ibig sabihin na matagal na kami mag-asawa, conform na kami kung ano, at yung, kumbaga, parang may standard na eto na, yung natigil ka na sa ganoon, hindi eh, pwede pa natin yung i-level up. Yes. Sa tagal na naming mag-asawa, natutuwa ako sa kanya kasi for a long time namin mag-asawa, nito lang lately na nagkaroon kami ng business na pinagkatiwala niya sa akin kapag aalis siya yung pera. Kasi meron kami before na business na yung transient na every day may dadating, may aalis. Minsan umalisin na Pastor, tsaka maraming beses na kasama siya, natatagal sila ng 3 days, 4 days, ganyan. Talagang kung paano iniabot sa akin yung perang yun, kinikip ko siya na talagang paano yung pagkakasalansan, hindi ko talaga gagalawin yan. Minsan kakantsawan ng mga anak, ng dalawa kong anak si Papa nila. Papa, baka naman bekenemen. Yung mga word nila, bekenemen, pwede yung makapag-petsa, yung mga ganyan. Talagang ginising ko yung mga bata, in-incline ko sa kanilang utak na ang pera, pag tinanggap natin, una muna dapat yan, yung tithes and offering. Hindi mo natin yan gagalawin. Hayaan natin na pagdating ng papa mo, saka tayo tumanggap ng pagpapala. Pero habang nandito yan, habang wala pa si papa mo, itatago natin yan. At yun yung nakagitna ng mga bata sa amin talaga. Yung paglagay-lagay ng pera. Sa kumisan, di ba, mamimiss mo yan na dito mo na ilagay. Yes. Doon mo pa rin yung daratnan, maliit o malaki mang halaga. Kaya bilang mga nanay, yung paggawa talaga ng tama sa harapan ng asawa. Yun. Importante. Integridad yun eh. Yeah, yes, sir. Integridad. Tama. Opo. Yes. Ang integridad, wala nang question yan eh. Ibig kong sabihin, tatanungin ka pa ba na eto? Ginawa mo ba yan? Pero once na naka-establish ka ng integridad sa iyong asawa, kahit umalis yan, pagkakatiwalaan ka in all things. Sa mga anak mo, sa bahay, sa pera, sa lahat. Yes. Ayun po. Kaya yung mga nanay na nasa tahanan, huwag kayong mabibigo, huwag kayong malulungkot. Dito lang naman ako sa bahay. Pero napakalaki ng task natin bilang mga ina. Yeah. Actually, pinupoint dito ang context. No? Kasi ako, paboritong-paborito ko yan eh. Pagka nag-aral ka ng Biblia, you study the Bible by context. Yes. Okay? Kung ano yung kultura, ano yung sinasabi doon, bakit niya sinabi, at ano ang kanyang pinapahiwatig. You see? So ano ang implication dito, mga kapatid? Ang implication dito, makikita niyo as you go as you go on with another verse or more verses, makikita natin dito yung implikasyon. Kaya makikita niyo sa point number 2, verse number 12, she will do him good. She will do him good and not evil all the days of her life. Amen. Boy, amen. My goodness. Buong buhay. Akalain mo, kapatid, yung itaya ng asawang babaeng ito. Yeah. No, yung kanyang buhay. Para sa kanyang asawa, para sa kanyang mga anak. Okay? Na wala siyang inaasahan. Wala siyang inaasahang kapalit ng kanyang ginagawa.
ang sabi niya, gagawin ko ito habang nabubuhay ako at hindi ako gagawa ng masama sa buong buhay ko. Amen. Alam niyo, napakagandang commitment ito, mapatay. Napakagandang prinsipyo ito. Now, inuulit ko, narinig natin kay Cynthia, pinapangaralan niya yung kanyang dalawang anak. Ang sabi niya, oh, wag muna kayo magano. Wag nating gagalawin yan. Hintayin natin si Noel hanggang siyang magbibigay sa atin. Yes, sir. Now, minsan ang tanong ko ngayon, paano ngayon kung walang ibigay si Noel? Magagalit ka ba? Magtatambo ba yung dalawang anak mo? You see? So we are expecting something, una, hindi from a promise, even without a promise, yeah. Nag-i-expect ka. So hindi po ito maganda, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kaya inilalabas ko itong prinsipyo na ito para masanay po tayo na gumawa ng tama na hindi aasa ng kapalit. Amen. Kasi ito ang problema natin lagi, mga kapatid, na nakagisna natin sa bansang ito at sa buhay na ito na ang tawag po doon ng pilosopiya siyensya ng bansa o ng buong mundo is give and take. Yeah. Which is unbiblical. Yeah. No? Unbiblical. Okay? Now, kaya ini-emphasize kong mabuti ang prinsipyo kasi nga po, maging ang mga bata, bata pa lamang, pinalalaki na natin sa bribery. Mm-hmm. Binabribe natin yung bata para gumawa ng tama. Oh, hindi kita bibili ng ano ganito. Hindi, wala kang laruan. So, wala kang ice cream. So, wala kang ganito. O wala kang, yan, ganyan. You see that? So, ang pinakamaganda about it, yung gagawa ang isang babae, no? Akalain mo gumawa siya ng decision, kapatid. No? Kaya ito, kaya ibinibigay ko ang prinsipyo ng ito. Akalain mo, gumawa siya ng decision. Sa kanyang decision, sabi niya, itataya ko ang aking sarili para sa aking asawa, para sa aking pamilya. matagal-tagal na rin ako nagbabasa ng Biblia, pero wala akong nakitang ganitong asawa ng lalaki. Ano? Wala akong nakitang ganitong asawa ng lalaki. The Proverbs 30. meron doon na nagsabi, sabi niya, anumang lumabas sa aking bahay, ibibigay ko. Basta papanaluin lang siya. So may kapalit. May kapalit. Pero ito, mga kapatid, walang kapalit eh. Sabi niya, hindi, ako'y gagawa ng mabuti sa buong buhay ko. At hindi kailanman ako gagawa ng masama. Amen. Alam niyo ang ganda ng dugtong nung 11 and 12. Yeah. Nagpasya siya. Kasi ang tanong natin ganito ngayon. Alright. Itinaya mo ang buhay. Itinaya mo ang buhay mo para sa iyong asawa. Halimbawa ngayon, gumawa siya ng masama laban sa iyo. Anong gagawin mo? Sagot ng babae, ng virtuous woman, hindi ako gagawa ng masama laban sa kanya. Kundi gagawa ako ng mabuti para sa kanya. Nakarinig na po ba kayo ng mga sinasabi ng mga babae o ng mga asawang babae? Sasabihin sa inyo, ay, nako, grabe na ang sakripisyo ko sa iyo. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Tapos ganito pa ang ginaganti mo sa akin. Kinakailangan na tayo maghiwalay. Boy, set na buhay to. Yeah? So marami kayong marinig na ganon. Kasi nga, yung gumagawa ng tama, nag-umaasa siya, nagagawan din siya ng tama. Kaya nga, dito sa prinsipyo na ito, mga kapatid, kung iti-take mo lamang, pag gumawa ka ng tama, abay, it's a blessing. Alam mo kung bakit? It's only by grace. Because by nature, we're all sinners. Amen. Yung gumawa ka ng mali sa kapwa mo, normal yun. Yeah. Pero yung gumawa ka ng tama sa kapwa mo, yun ang bihira. Yeah. Yung gumawa ka ng tama na hindi ka umaasa ng mabuti, hindi ka umaasa ng kapalit, you see, ay napakahina, napakaano po yun, mga kapatid. Napaka bihira. Bihirang mangyari yan. Kaya, mga kapatid, kaya ko ipinapakita ko po ito sa inyo para matutunan natin yung prinsipyo. Amen. Mm-hmm. Sino kaya ang mga asawang babae ngayon na magsasabi, gagayahin ko yan? Alam ko, salbahe ang asawa ko.
alam ko may ginagawang ganito ang babae ko. Kaya abangan ninyo ang resulta nito sa mga susunod. Okay? Abangan ninyo yan. Kaya, sinakikita nyo, I don't know, kayo, di ba? Kayo, ikaw, Marinelli, ikaw, Cynthia, meron ba kayo masasabi ngayon na, you know, bilang tao, hindi ko kasalanan, hindi dapat natin ikahiya. Kahit na ako bilang pastor eh. Sabi ko nga sa inyo marami beses na, pag may gumagawa sa akin ng mali, talagang, kung hindi lang talaga sa biyaya ng Panginoon. Amen. Lagi tayong gustong gumante. Kung anong ginawa sa atin, gagantihan natin. Kasi lalong-lalo na, nakakagawa ka ng tama. Halimbawa, sa mga karnal dito na hindi lumalago, mag-full-time, mag-hindi full-time, mag-membro, ginawa mo na ang lahat. Nagkanda, paus-paus na. Lahat ng ENT, apektado na. Eye, ear, nose, and throat, apektado na. Pero makita nyo mga patid, hindi pa rin lumalago. Di ba? Hindi pa lumalago. Kasama mo na yan araw-araw. Diba? Nakakarinig ng preaching every time na magpipreach ka dyan. Mm-hmm. Oh. Amen. Yung iba, kaharap mo pa araw-araw. Actually, diba? Sir, na-experience din naman natin yan. At saka talagang nandito rin, minsan may mga testimony na yung gagawa, yung sinabi last time, ewan ko kung sa preaching ba yun, yung sinabi na magalang ka, ay, kay Pastor RJ, magalang ka sa iba pero sa loob ng pamilya, hindi mo magawa yung galang, yung paggawa na mabuti. Kaya minsan, nagiging, maging principle din natin yun na sa iba nga eh, di ba, nahihiya tayong gumawa ng mali dahil baka may masabi sa atin. Dumarating yung time mo, sige na, baka kasi mas marami pang masabi yan o kaya mas marami pang maging dulot na hindi maganda yan. How much more kung lalo pa nating i-implement yun sa loob ng bahay? Bakit ba parang nagiging passive din tayo minsan pag sa bahay? Sige na, tatay mo lang kasi naman yan. Kasi familiar ka na eh. Nagiging over-familiar. Yun yung sinasabi ko, na nakikita lagi yung kahinaan eh. Yes, sir. Yeah, kinakapitalize yung kahinaan at nakakalimutan na yung kabutihan. Yeah. Pero ang maganda dito sa babaeng ito, sa virtuous woman hindi to. Tinitignan yung kahinaan. At makakita mo siya ng kahinaan na sabi niya, I will not do it. I will not do evil. Amen. All Amen the days of my life. Yan ang kailangan ngayon ng lahat. Actually, hindi lamang po babaeng dapat mag-practice nito eh. Dapat kahit na lalaki, no, eh kinakailangan i-practice din ito. Na ang sasabihin, I will not do evil. I will always do good. I will choose. It's a matter of decision eh. Yes, Pastor. Na sasabihin mo, gagawin ko ang tama. Nakakita ako ng mali, gagawin ko ang tama. Pero sasabihin ko sa iyo na mali yung ginawa mo, pero ang sukli ko sa iyo, gagawin ko ng tama. Amen. Amen. Yes, Pastor. Yeah. Yun ang pinakamaganda dyan. Yun ang makikita natin sa babaeng ito. Magsisinungaling ito pag wala siyang nakikita kasalanan sa kanyang asawang lalaki. Yes, nagsisinungaling babae ito. Pero hindi na manage yun, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda rito, bagamat nakikita niya yung kahinaan ng kanyang asawang lalaki, bagamat nakakakita siya ng pagkakamali sa kasalanan ng kanyang asawang lalaki, pero ang sasabi niya, I will not do evil. I will not do any harm sa aking asawa. I will choose to do good when he is wrong. Yes, amen, Pastor. You see, I will choose to do right when he is not right. I will choose to do the good one when he is bad. So, that's it. Yan ang kailangan, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, this is more on principles than a promise. Yeah. You see? So, kasi ang nakikita lagi natin, lalong-lalo na pag mag-asawa, pag meron ng ginawa, sabihin na, promise ha? Bilangan na. Promise ha? Talaga ba? Promise ha? Ngayon, pag hindi nangyari yon, ayun na, gera na sa loob ng tahanan. So, nakikita po ba natin dito mga kapatid, yung dapat iwasan sa loob ng tahanan. Yeah. You see? Oh, may mga lalaki, mga kapatid, pagka ganito, pinag-uusapan yung mga patungkol sa asawang babae, amen kayo ng amen. Pagka kayo ng mga lalaki pinag-uusapan, hindi kayo nagpapakita rito. Wala. Kaya may gulo ang tahanan ninyo. You see? Kaya nga, mga kapatid, nandito tayo para magtulungan tayo. Amen. Tinutulungan namin kayo, binibigyan ko kayo ng prinsipyo rito, bilang pastor, inihayag ko yung salita ng Diyos, ginagawa kong
practical sa pamumuhay natin ngayon na pwede ito, pwede piliin, kapatid. Kasi nga, sabi ko nga, kung naalala niyo yung mga nakaraan, kapatid, yung maging matinong asawa ay hindi po yan aksidente. Yeah. Yan po ay pinipili. Pinipili. Kaya itong babaeng ito, meron naman po itong ano eh. Imagine, sa mga susunod natin pag-aaral, eh, grabe ho ito eh. Ang tanong, napapagod ba ito? Oo naman, hindi man to bakal eh. Tanong, mau-offending kaya ito? Ay, mau-offend. Alam niyo minsan eh, last Sunday, noong nakaraang linggo na nag-preach ako ng tungkol sa Baptist, ano? Tungkol sa what shall I render unto the Lord? Abay, may na-offend eh. Tatay pang na-offend. Aroy. Tatay pang na-offend. Eh, talaga namang tatay to. Dapat magpalda ka na. No? Magpahaba ng buhok at magpalda. Alam niyo mga kapatid, dapat tignan nating mabuti kung saan bagay tayo mahina, palakasin natin. Yeah. Amen. Hindi Amen. Ho tayo nandito para mangundi na. Yeah. Nandito tayo para magtulungan. At anumang kahinaan natin, palakasin natin. Yeah. Eto ngayon, kaya sabi ko nga ho, mga kapatid, pwede bang piliin ang babaeng ito na pagka gumawa ng kasalanan yung kanyang asawa, tumigil siya at ikondena niya. O sabihin niya, iwalay na tayo, hindi ko gusto nangyari. Pwede. Pero pinili niya nang sabi niya, ano man ang mangyari sa'yo, tataya ako ng buhay ko para sa'yo. At hindi, lagi akong gagawa. Gumawa ka ng hindi tama sa akin, gagawa ako ng tama. Amen. Gumawa ka ng masama sa akin, hindi ako gagawa ng masama. Ayan o, nasa Bible o. O diba? Basahin niyo mabuti. O, hindi po ba? Oh, nanghihina na yung dalawang kasama rito. Ang hirap. Totoo, Pastor. Kasi yan talaga, minsan kapag gusto-gusto mo nang magalit, tas yan talaga ang pinaalala ni Lord sa akin na, I will do him good. Kasi meron ako. Pag nag-meditate ako, hindi ko siya ginagawang she, ginagawang siyang I, para personal. Tama. Personal. So every time I read these verses, I. So minsan, meron talaga ako to the verge, at the verge na magagalit ako, tas sabi ko, oh nga pala, I will do him good. At likewise, sa mga lalaki naman, pag lagi kang mabait, parang kondin eh. Di ba? Yan ang sinasabi kong temptation, di ba? Inaabuso rin. Inaabuso. Abangan nyo yan sa Friday kung bakit nag-aabuso ang father. Because most of the men, kayong mga lalaki yung nakikinig, nawawala na nga yung iba eh. Kanina may lalaki rito eh. Oo. Kanina may nakikinig. Amen ang amen. O ngayon, abangan nyo sa Friday. Sasabihin ko sa inyo kung anong ibig sabihin namang authority ninyo. Yeah. Ayun. Pero ngayon, sa ngayon, pinag-uusapan natin ang babae. Yung sinasabi ni Cynthia, temptation talaga yun eh. Kasi minsan, ang babae ayaw magpahayag ng totoong damdamin niya kasi natatakot sila na abusuin sila ng mga asawa nila. Yeah. You see? Pero mali yun, kapatid. Mali yun. Ngayon, bulgaran, sabihin nyo, alam nyo, pa-practice ko na sa buhay ko ngayon sapagkat ito'y Happy New Year. Yeah. Sasabihin ko sa iyo, Happy New Year, dear, kasi ipa-practice ko, hindi man ako perpekto. Pwede mo ipaalala sa akin na pagka nagkamali ka, hindi ako gagawa ng mali. Amen. Pipiliin kong gumawa ng tama sa tuwing ikaw magkakamali. Amen. And at the end of the day, diba, at the end of the day, kung nagawa mo siya, you will feel rewarding, good about it. Very rewarding. Parang, wow, nagawa ko yun. Lord, salamat, ikaw yun. Hindi yun, not the kasi old self. Kasi yung personalidad talaga natin, no, mag-express talaga tayo ng true feelings natin. Yeah. Minsan, ang hirap itago, di ba? Yeah, kailangan sabihin ko to, kailangan gawin ko to para malaman niya na mali siya. Pero paano ko pipigilin at sasabihin na hindi siya masasaktan. Na hindi siya masasaktan. Pero alam nyo, bilang lalaki rin, dapat tumanggap din sila, dapat tumanggap din kami ng damdamin ninyo. Nagpapahayag din kayo eh. Yes, yes sir. Diba? Sir, tama lang ba na sabihin na manahimik ka na lang, huwag ka na lang magsalita? No. Paano, sir? No, hindi. Hindi. Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo, kapag ka ang lalaki gumawa ng mali, alam niyang mali ang ginagawa niya. Itatanggi niya lang na hindi mali yun. At ang sasabihin pa, ako ang mananagutan yan sa Panginoon, kaya manahimik ka na lang, huwag ka na lang magsalita. Yeah, kasi may intindihan nyo yan sa Friday, kayo mga lalaki. Sir. May intindihan nyo yan. Ipapaliwanag ko ng gusto yan sa inyo. Yung limitation ng submission ng babae. Yeah, amen. Okay? Abangan. Yung limitation ng authority ng lalaki. You see?
Sabi nila, without limit yun. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Hindi nyo gaano naunawaan yun. Pero ang higit sa pinakamahalaga rito, mga kapatid, ito, ang babae ngayon ay dapat gumawa ng kapasyahan. Ano ang pipiliin mo pag merong kayong nakitang mali? Ano ang gagawin mo? Gantihan ng mali or magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti? Kaya nga tumitigil tayo sa paggawa ng mabuti because we are expecting something in return sa ginawa nating mabuti. Na kapag ka hindi nabalikan iyon, nasuklian yun ng tama, ay titigil na ako. Failed expectations po. See? Nage-expect so, frustration. Mm-hmm. You know, because you're expecting something. Yeah. So, in other words, hindi ka talaga, hindi talaga yung natural mo yon. Kasi, paraan mo lang yung paggawa ng mabuti para magawan ka rin ng mabuti. Mm-hmm. Walang pagkakaiba yan, mga kapatid, sa Diyos. Minsan, nagbibigay tayo sa Panginoon. Nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng love offering, nagbibigay tayo ng sacrificial offering or commitments. Okay? Now, ano ang ini-expect natin? Minsan, kaya tayo nagbibigay, nagka-problema na tayo eh. Mm. Siguro, pinaparusahan ako ng Panginoon, kaya kinakailangan magbigay na ako uli. Pinapaalalahan na ako ng Panginoon. So, magbigay na ako ng tithes. So, nagbigay ka ngayon. Alright? Pambira, bakit hindi pa ako yumayaman? Nagbibigay naman ako ng tithes and offering. Bakit parang nawalan pa ako ng trabaho? Bakit nagtitiis pa rin ako? Alam mo kung bakit? Sapagkat hindi ka talaga good. Nagbibigay ka lamang kasi para bigyan ka ng Panginoon in return. So anong ibig sabihin nito? Yung pagbibigay mo, paraan mo yan para makakuha ka sa Panginoon. So it's not giving at all. It's your way of getting something from God. So likewise, yung paggawa ng tama ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. Kaya ka gumagawa ng kabutihan sa iyong asawang lalaki para gawan ka rin ng kabutihan ng iyong asawang lalaki. Ang tanong ko ngayon, kung hindi ngayon magbigay ng mabuti o suklian yung ginawa mo ng asawang lalaki, right, magpapatuloy ka pa bang gumawa ng mabuti? Yeah. Itutuloy na natin ito, mga kapatid, sa susunod Martes. No? Mabigat. Mainit na mainit ang takan. Kaya ang sabi ng babae dito, mga kapatid, hindi ako gagawa. Itong pinili niya. Basta't itataya ko ang aking buhay para sa aking asawa. Amen. Alam mo kung, kung kahit nasa Amerika ito, hanapin ko to. Gusto ko na mag-asawa ng ganito. Ay! May nag-aabang ba dyan sa labas? Abangers? Hindi yung makagawa ka lang ng konti, sumbatan ka na eh. Sumbatan na pang bihira. Ahanapan na ng mali. Oh yeah. Wala na. Kaya tapos na. Yun ang nagtatapos ng mga relationships. Yes. Yung sumbatan niya. Yung ahanapan ka na. Kasi pagkatapos yung gumawa ng 10, hanapan ka na ng sukli nun. Actually sir, naisip ko tuloy dyan si Ma'am Lerma. Di ba, nung time na yun, sir, talaga nakikita ko kung paano kayo, until now naman, na-dedicated talaga sa inyong vocation, sa pagiging pastor. Talagang mas marami ang nakakausap kayo kaysa dun mismo sa kanya. Yung kumbaga, sabi niya nga, kayong mga member na kayo, wag na kayong gumawa ng, magbigay ng problema sa pastor natin. Kami nga, bihira na makausap dahil yung mga oras niya nasa inyo na halos. Totoo. Pero nakita ko sa kanya kung paano pa rin siya gumagawa ng tama. Gadating daw kayo ng mga madaling araw, pero ang nasa isip niya, paano pa rin kayo pasisiyahin. Yeah. O pagsisilbihan. Pero madaling araw. Yun yung sinasabi ko. Matutulog siya ng una. Opo. Pag habang wala ako, nagtutulog na siya. Nagpapahinga na siya. Yeah. Pagdating ko, pagbukas niya ng gate, gising na uli siya. Mm. So, tatrabahuin niya na ako. Talaga, nandoon yung paraan. Talagang iisip tayo ng paraan kung paano natin mapapasaya, mapapaligaya. Hindi lang yung asawa. Kasi pag naging masaya yung asawa natin lalaki, sa totoo lang ha, buong pamilya, masaya. Yeah. Totoo yes. yan. Totoo. Walang sigawan. Actually, lahat naman eh. Dapat din pasayahin ng asawang lalaki ang asawang babae. Yes, sir. Hindi ito gantihan ha. Yeah. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, in return. Maganda nga ito sinabi ni Maribike Abanes. Sabi niya, thank you, Pastor. I will choose to do right when my husband choose to do wrong. Ligtas ka na talaga, Maribike. Amen. Yeah. Totoo yan. See? Kaya nga, mga kapatid, napakalaga itong usapin na ito. Kaya ang akin pong ibinibigay sa inyo, mga kapatid, dito is the principle. Kaya sinasabi ko sa inyo, maraming sabi nila, gusto kong maging virtuous woman. Mm-hmm. Pero,
ilang palang ginawa mong tama, naghahanap ka na uli ng sukli. Kapalit. You see? Amen. Hindi kapalit, sukli. Isang daan pa lang ang binibigay mo, naghahanap ka na kaagad ng 95 na sukli. See? So, hindi maganda ho yun, mga kapatid. Ang pinakamaganda, ano man ang mangyari, this is a principle. Alright? Prinsipyo ng babae. Alright? Sasabihin niya sa kanya sarili, I will do good to my husband and will not do evil all the days of my life. Amen. Pabihira. Alright! Yes. So, I hope, mga kapatid, kami po yung nakatulong sa inyo. Gusto pa namin pahabahin sana eh. Marami pa akong gustong idugtong dito, mga kapatid. Pero, dala-dalawang verse lang tayo. 22 verses ito eh. So, dala-dalawa lamang po tayo, mga kapatid. At bibigyan po natin ng maganda ito. Sabi ni Doc Emily, mahirap po gawin, Pastor, pero kinakailangan gawin. Yun! Alang-alang sa family. Amen. We need to sacrifice for the sake of our family. You see? Pero magandang marinig yan ng husband ninyo, I will sacrifice for my husband. Amen. Hindi ko gagawin. Hindi ko ipapahiya ang aking husband. Hindi ko ipapahiya ang aking mahal. You know? Kaya ingatan nyo yung mga cards ninyo. Baka mamaya, pag uwi ng asawa ninyo, ang dami nyo ng utang. You know? May mga dapat bayaran, hindi ibinayad. Yun lang. Mm-hmm. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, mag-ingat. Ano ho? At please be a blessing to your husband. Amen. Alright? Amen. Desire to be a blessing. Amen. Alright, maganda po ito. So nakikita nyo na po ang virtuous woman. Ano? Sabi iba na basta-basta. Sabi ng iba, ay, nangina ako dyan. Pasensya na po sa mga hindi nakatapos ng panangalian. Baka natinig kayo, Binsan. Kami rin po nawala ng gana, joke. Parang, bigat pala. Parang pag-uwi. Pero alam nyo, sabi ko nga sa inyo, this is more on principle. Ano? Piliin mo talaga. Alright? Sabihin mo sa sarili mo, no. Hindi, itataya ko ang aking buhay para sa aking asawa. You know, amen. Itataya ko yan. At hindi ako gagawa ng masama laban sa kanya. Amen. Okay? Lagi kong pipiliin gumawa ng tama. Alright. So I hope this is clear, mga kapatid. Amen? Amen. Alright. At ngayon, mamamaalam na po kami, mga kapatid. Happy lunch! Enjoy your lunch, virtuous wives. How would you like to be a virtuous woman? Wow. Alright. Sabi ng iba, imposible. Karamihan tiger woman. Not virtuous. Alright. Sabi nga ng iba, lioness. Ah. Alright, mamaalam na tayo, Marinelli. Maraming salamat po, Pastor, for the enlightenment. Marami po kami natutunan. And for those... Alam, akalain mo, kasama ko na itong mga ito. Natututo pa rin dito, mga kapatid. Wala, no one is exempted. Yeah. No, totoo po. Talagang nagulat ako sa iba na parang hindi ganun kasimple ang maging virtuous woman. Pero alalahanin po natin, greater is He that is in you than He that is in the world. So if you think of the Holy Spirit that dwells in you and Jesus Christ na nagbigay sa'yo ng bagong buhay, I think kayang-kaya nating gawin ito with the help of our Lord and Savior. So, it's not our power. Kasi kung tayo personally, hindi natin siya kakayanin. Pero kung ang Holy Spirit ang paiiralin natin sa mga buhay natin, I think kayang-kaya natin itong gawin. Yeah. So, dyan lang po kayo. Sa susunod na Tuesday, babalik po kami at i-discuss ulit ang mga naiwan pang mga... I-enjoy niyo po ang lunch niyo. Last Tuesday na to? Opo, last Tuesday na po. Ng February na po ang next Tuesday. Thank you po. Pati ako tuloy inubo eh. Para, you know, gusto ko lang basahin itong comments ni Grace Baranda. No? Ang hirap po itong mga nakalagay sa virtuous woman. Uh-huh. You know, dahil sa mga pinagdadaanan na ginagawa kang tanga. Pero salamat sa salita ng Diyos. Di bali biyaya ng Diyos at tulong niya ay may apply ko rin po ang mga ito. Yun ang pinakamaganda. Prinsipyo ito, no? Amen.
ito yung dapat maging pipiliin mong action mo sa araw-araw. Yan, mga kapatid. Alam niyo, kaya sabi ko nga sa inyo, it's about time, no? Let's take time. Ako iniinuwala na biyaya ng Diyos ito, mga kapatid. All right, go ahead, Cynthia. Basahin ko po yung kay Ma'am Seni Villaranda. Sabi niya po, by God's grace ay naiiwasan natin mga mothers na umiwas sa gulo ng mag-asawa kapag patuloy na makinig sa ganitong klase ng programa. Kaya salamat daw po, Pastor Hill, for this program. Talagang kailangan natin ng strength to do what is right. Mabigat yung pagiging virtuous woman. It's only by God's grace. Of God. But don't give up before we grow up. Amen. Amen. That's all. sabi ni Dennis, no, ni Dennis sa Taiwan, sabi niya, nahinto ko yung lunch ko dahil naka-focus ko talaga. Salamat, Pastor. Yeah, tama. Wala problema. Ituloy mo na ngayon. Tuloy mo na. Hindi ko lang alam kung gaganahan ka uli. Pero alam nyo, kayo mga asawang lalaki, sana yung mga nakikita ko ngayon dito, nagko-comment ngayon, no, na lalaki, mga asawang lalaki, makita ko kayo sa Friday. Bakit kaya yung mga ibang nagko-comment dito, mga lalaki, takot sila pag Friday? You know, mali yan, kapatid. Dapat maging fair kayo. Kasi hindi naman, gusto nyong matuto ang asawa ninyo, pero kayo ayaw nyong matuto. Amen. Alam mo ang tawag dyan? Sa military, cowardice. Amen. See, kaduwagan yan. You know, kinakailang matuto kayo. Bilang, lahat tayo matuto. Tanggapin natin na hindi tayo perfect. No? Hindi pa tayo kumpleto, mga kapatid. Kinakailang matuto pa tayo. Alright? Tapos ka na, Cynthia? Ay, eto po, kay all baby. Right. Sabi niya po, kapag nakita ng asawang babae ang kahinaan ng asawa niya, dapat tulungan niyang ma-improve yung kahinaan na yon na maging kalakasan. Pushing our husband to do his part as the head and authority in our family, not taking advantage of their weaknesses. Amen. Opo. Hindi nga natin i-emphasize yung kahinaan, kundi makatulong tayo. Ito na yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Napakaliwanag. Summarize na yan dito, sinasabi dito sa verse na ito. Do good. Do good. Do good. Pag may nakita kang kahinaan, do good. Alright? Don't do evil. Forever, eh. Gumawa ng forever. Forever, sir, eh. Matindi ito. Sa tanang buhay, sabi all the days ano of her life. Di ba may mga katagang ganyan? Ano ako? Magpapakamartir. Magpapakamartir. Ano ako? Magpapakamartir sa buong buhay ko? Ano ako? Loko. May joke kami yan ni Julian, eh. Pagka sabi ko, wala naman ako magagawa. Might as well enjoy it kasi wala ka namang takas. Hindi ka man lang, di ba? Kaysa magreklamo ka, mag-away ka. Gino-joke na lang namin. Ay, naku, wala naman ako magagawa. Pwede ba? Di ba? So, enjoy it. Enjoy your marriage and learn how to be a virtuous wife. Alright. So, mga kapatid, muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tutuloy pa po natin ito. Maganda ito, mga kapatid. Maganda ito. I'm telling you, napakaganda ang karugtong nito kasi dala-dalawa po itong verses na tatalakayin ko po sa inyo, no? At yung co-host ko, magpapaliwanag sila kung paano nila na-experience po ito, no? Di ba? Ang ganda po nun. Kaya yan po ang pinakamaganda dyan na makikita natin na pwedeng isa buhay. Yeah. Hindi ko mo mahirap. Depende ho yan, mga kapatid. Naalala ko si Brother Jed Ubar. Nagpadala yan sa amin. May Gideonites group kami. Nagpadala siya ng anong tawag ba doon? Caricature, pero parang ano, eh. Parang, meme. Ha? Meme. Apo. Yeah. Meme. Na pinapasan niya, may pinapasan yung isang sundalo. Mm-hmm. Sabi niya, he is not heavy. He is my brother. Yeah. Maganda nga naman. Di ba? Hindi siya mabigat. Or hindi siya pabigat. Yeah. Sapagkat kapatid ko siya. Yeah. Ay lalo na sa asawa mo. Yeah. So ang asawa ko hindi pabigat. Bakit? Mahal ko siya. Amen. Diba? Yun ang maganda. Kaya yung mga bagay na yan, mga kapatid, i-take natin, kunin natin lahat yan. Oh? Alright. Kami po yung magsasara na talaga, mga kapatid. Medyo mahaba pa, eh. No? At
Maraming salamat muli sa lahat ng nakapakinig po ngayon. At kanina medyo nakikita ko mataas yung ating mga viewers ngayon, mga kapatid. And you invite, mga kapatid, invite more. And share the link. And sabihin nyo sa kanila, alright, ipasa nyo ulito. At doon sa mga hindi nakapakinig, i-review po nila. Yes. At i-watch uli nila. At ako iniiwala, mga kapatid, na you understand kung anong objective ng program? Pinalalakas ang loob natin na gumawa ng tama. Amen. Ang ginagawa ng sensya ng mga pag-aaral sa ibabaw ng mundong ito, palakasin tayong gumawa ng kalokohan. Pero tayo hindi po. Palalakasin natin gumawa ng tama ang bawat tagapakinig natin. Okay? Alright, magpapaalam na po kami. Muli, maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan ang ating gawain bukas Wednesday. At meron po akong series of messages on how to win our loved ones. Ano po? Wow. At tandaan niyo po ang atin pong theme ngayon. My family, my disciples. Okay? Now, kaya kanina lamang na umaga, nakipag-usap ako sa chat sa isang pastor. Yung pastor nagpapaalam. Sabi niya, pastor, pwede bang gamitin namin yung theme na yon sa aming anniversary? My family, my disciples. Sabi ko, all right, very good yan. Amen. Very good. Pero alam mo kung kasunod na nun, pastor, makakarating po ba kayo? All right. And alam na po natin niya. But anyways, ako naman po'y natutuwa na makatulong sa ibang masimbahan. Alam niyo naman po yung mga kapatid, sa abot makakaya. Okay? Alright, tayo po'y magpapaalam na muli, mga kapatid. Enjoy the rest, or enjoy your lunch, and enjoy the rest of the day. God bless you all, and I love you all. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and humbly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong, and one day heaven's king will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones
stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real heroes.